Mago natin masilyaan ay Greenlander Comune ito ng grit number 60. Yung ibinabala sa grinder na liha. Nabibili ito sa mga kwan, sa Nobo, yung mga hardware. Ang templada ng body pillar ay 1:50. Kunting hardener lang. Tapos medyo marami yung body pillar. Kung baguhan ka pa lang, pwede mo siyang lagyan lang ng konting hardener para hindi ka agad titigas. Kahit na medyo magtagal ka sa pagbabatak, ay hindi ka agad titigas. Ganun lang ang technique pagka baguhan ka pa lang. Pero pagka datihan ka na, magaling kang mamasilya, kahit damihan mo ng hardener, ganun ang technique sa pagbabatak ng body pillar. After pagkatapos isang araw, grinder ko na siya. Gamit ko ang liha na number 60, yung bala na yan, yung nilagay ko sa grinder. Grit number 60. Napakabilis gamitin yan sa pag-grinder ng body pillar. Kasi pag mano-mano mo siya, obligado na tutubigan mo yung liha na waterproof. Pero pag ginamitan mo siya ng grinder, napakabilis. Ngayon, pagkatapos ko siyang grinder, pinagpagan ko, pinahiran ko na siya ng epoxy primer. Dalawang kuting po ang ginawa ko dyan para hindi lalabas yung kalawang. Kasi ang ipapatong ko dito na pang background ay gloss latex na boysen. Kailangan, pag natapos mong primeran ng press coating, medyo lihain mo ulit siya ng konti. Kahit number 100 or number 150. Huwag mo lang namang siyang ididiin. Bali yan na dalawang coating ko na yan. Nakikita nyo ngayon, number 50 yung liha ko. Niliha ko siya para pag nagpahid ako ng background, makinis. Kasi pag hindi natin siya lihain, kada isang coating liha, para pag nagpahid tayo ng kwan, basahan na may kulay, na water-based na piknara, hindi sasabit yung ating basahan. Yan ang timblada ko ngayon. Rosena, saka burnt sienna, puro latex po yan, water-based. Yung puti naman na yun ay gloss latex. Inirekta ko na yan sa kwan, sa papahiran natin ngayon, yung may dalawang coating na epoxy primer. Yan, nakita nyo yung inilaglag kong mga kulay. Tatlong klase yon: Rosena, burnt sienna at Venetian red. Yan, medyo ganun lang ang kulay niya, kasimple. Pwede rin yun rin siyang taasan ng kulay. Nasa sa inyo na yan. Kung maganda sa paningin nyo, yun, pwede na. Pero pag gusto nyo pang taasan, pag medyo maputi pa, pwede rin. Mamaya papakita ko yung pagtitimpla ko ng water-based na piknara. Ito. Yung bote ng dato puti, yung pangalawang guhit niya, kinat ko siya para masundan nyo kung paano ang timplada niya. Bali, anim na kwan yan, papahiran ko ng piknara. Ganyan lang karami ang nilagay ko. Halos sobra-sobra na yung pang-piknara natin na water-based. Napakasulit, napakatipid. Nakikita nyo dyan, pwede nyo gayahin kung gaano karami yung nilalagay ko. Yan, mas lamang dyan yung Rosena. Halos yung burnt sienna kanina, halos kalahati lang. Tapos yung Venetian red kalahati, tapos yung Rosena, yung parang yellow, halos napuno yan. Tapos dalawang takal na tubig, puno. Tapos haluing mabuti. Yan ay sobra-sobra na sa aking papahiran na 165 by 60 ang lapad yung
nilagyan ko ng Pignara. Yan halos, hindi ko pa yan nakalahati. Sobra pa yan. Bali, anim na box yun. Pinahiran ko ng Pignara. Itong ginamit ko, basahan lang. Kahit anong klaseng basahan, cotton, nylon, damit, pwede. Isasaw-saw lang yan. Tapos, yung dalawang daliri mo, pag nabasa mo na yan ng kwan, kailan ba kayo maghagod ng basahan na may kulay, yung pang Pignara? Check nyo muna mga tao. Diin yung ganun para hindi siya nakaangat. Yan, ganda. Lahat ng masking tip niya, diin yung ganyan para nakaplat siya. Kasi pag hinagod mo, pumapasok sa ilalim yung kulay. Dito sa ilalim ng masking tip, kailangan din diin yung ganyan, hagurin niyo. Para kumapit ng gusto itong masking tip. Yan. Bago nyo i-Pignara, lihain ng bagya para hindi sa sabit yung batahan. Yan, pag preparado ka na ready to haspe, kailangan i-check mo yung masking tape sa mga gilid niya. Kasi yun sa gilid niya, nilagyan ko ng masking tape para maganda tignan. Parang lining na niya. Yan, lagyan mo lang yung basahan mo ng latex color, okay, sa usaw mo, lahat, lagyan mo yan para mabasa lahat. Yan, ididiin mo siya. Pag ipahid mo, ipahid-pahid mo muna kahit huwag mo muna idain. Medyo bilisan mo lang. Pagka maaraw kasi, hindi na pwedeng doble-doble yan. Kailangan mabilis yung kamay mo pag latex color. Hindi gaya ng tinting color o yung ibang klase ng pangaspe, kasi maraming klase ng pangaspe, may oil tinting color, merong latex color, iba't ibang klase. Ang latex lang kasi kailangan maganda magaspe kapag baguhan sa lilim at yung umaga pa o kaya hapon, yung hindi mainit ang panahon. Kasi pagkapahid mo palang ganyan, hindi mo pa naiaspe, matutuyo na siya sa katabi niya. Kailangan mabilis yung kamay mo. Yun lang ang hirap sa latex. Pero pag baguhan ka, madali lang yan. Ikalakalaing mo lang yan, tapos idiin mo yung kamay mo, idediretso mo na siyang ganun. Yan, nakadiin yung kamay ko na yan. Kailangan pa diretso, pero pagka diretso yung direksyon ng kamay mo, eh lumiliko-liko siya, okay rin yun. Parang design na rin siya. Hindi mo na kailangan siyang i-painting-painting pa. Napakatagal nun pagka latex kasi hindi mo siya pwedeng i-painting-painting. Hindi gaya ng tinting color. Pwede rin ang latex pagka mabilis ka. Pagka latex kasi kailangan diretso lang ang agod. Diin mo lang yung dalawang daliri mo. Diin mo yung basahan. Yun. Design na yan. Gaya lang nakikita nyo. Napakasimple lang. Hindi mo na kailangan magdo-drawing-drawing pa. Pero pagka bihasa ka, pwede ka mag-drawing. Pero pag ganyan, pwede na rin yan kasi parang mukhang kayo siya talaga. Hindi mo siya halatang idrina drawing. Hindi mo siya halatang parang pininting. Yan, basta nakadiin yung kamay mo sa basahan. Ganyan lang kasimple ang pag-aspe ng latex color. Tinanggal ko na yung masking tape. Bali, yung puti na yan, yan yung bali, ito na yung final coat ko. Acrytex Clear Boysen. Yan, clear na yung pinapahid ko yan. Ginamitan ko ng malaking brush. Bali, ang pagpapahid yan ay ganun din, parang pagpapahid ng hanggang sa una, hanggang matapos sa parang pagpapahid din ng primer o kaya gloss latex. Kaya lang pagpahid mo na Acrytex Clear, ay bago mo pahiran na Acrytex Clear, kailangan mapatuyo mo siya maghapon.
At ang pagpapahid dyan ay huwag mo siyang dodoble-doblehin. Dalawang kalahig hanggang tatlo lang para hindi siya magkulubot. Yan. Kada sausaw mo yung dulo, pahid, kailangan mabilis lang yung pagpahid mo para maganda siya tignan. Kanina, di ba, flat? Pag wala pa kasing top coat o critics clear, flat siya tignan, hindi siya maging tab. Kaya kung pinahiran ng critics clear ay para hindi siya dumihin, kahit tumuulan, dumudulas lang yung tubig para siyang tiles na maging tab. Bali yan, final na yan. Pagkatuyo, after isang oras, pwede na siyang dublihin kahit dalawang coating lang. Okay na. Salamat sa inyong panonood. Please. Salamat sa inyong panonood, mga kapatid. Please share, like, and subscribe my YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat.